nagpaliwanag si OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino kung bakit huminto muna pansamantala sa 10,000 aplikasyon para sa mga OFW ng Pabahay Program. Ito ay upang ayusin ang lahat ng implementasyon na kinakailangan para sa mga OFW na umaasang magkabahay. Gayunpaman, ang 10,000 aplikante para sa Pabahay Program ay patuloy na pinoproseso. Gusto po natin kasi ay maging maayos, maging madali at hindi po pabigat ang babayaran po nila para sa kanilang monthly amortization. Kung saan po nandoon ang mga development for housing, ipopost po natin ito sa ating mga FB pages, sa SMNI, makikita nyo rin po, sa ating OFW Party List FB, OFW Party List Supporter FB, at ang lahat po niyan ay gagawin. Paglilinaw din ng mambabatas para maka-avail ng murang pabahay ang mga OFW ay may mga requirements na kinakailangan na aabot sa 2 hanggang 3 taon bago ma-turn over ang unit sa isang OFW. Kailangan lamang anya ng kaunting pasensya dahil ginagawa naman lahat ng pagsisumikap ng pamahalaan upang mabigyan ng murang pabahay ang mga OFW. Hindi po ganung kadali ang pagkakaroon po ng sariling bahay kasi hihintayin pa po yung good location kung nasaan yung proyekto. During the application, aaprubahan po yon, pero wag po kayong mag-alala. Basta kayo po'y qualified, kayo po ay mabibigyan ng bahay, pero syempre po may mga requirements, may babayaran, pero hindi po ganung kabigat. Imbes na 25 years, magiging 30 years, at kung gusto nyo naman po na ito'y mapabilis, kung 5 years, 10 years, pwede rin naman po mababawasan din po ang inyong interes. Ang pahayag ng kongresista ay kasunod ng kanyang pagsasalita sa 27th National Real Estate Association o NREA, Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Sa kanyang keynote speech, sinabi ni Congresswoman Marisa Del Mar Magsino na sama-sama ang OFW Party List, DSUD at ang mga kaalyado sa pribadong sektor tulad ng mga miyembro ng NREA ay nakatuon sa pagbibigay kapangyarihan sa mga OFW na tulungan na matupad ang kanilang mga pangarap na magkaroon ng disente at ligtas na bahay. Ito po ay napakalaking tulong po para sa ating mga OFWs kasi ang lahat po ng mga developers, lahat po ng mga ahensya, lahat po ng mga permit requirements, lahat po ng mga loan documents, lahat po yan ay pwede po makatulong ang NREA. Kinakailangan po para mas mapadali ang lahat, maging member po kayo ng National Real Estate Association para malaman niyo po kung ano-ano po ang mga benepisyo na pwede pong maitulong sa inyo para mapadali po ang inyong buhay at mapadali po kung paano po kayo magkaroon ng sariling bahay. We will now have a full-fledged department that will deal with the housing program of government para ipakita natin sa taong bayan na seryoso ang ating pamahalaan na tugunan ang problema at pangangailangan ng housing industry. Ayon pa kay Magsino, ang pagkakaroon ng sariling tahanan ay matagal nang nagiging tunay na kahulugan ng tagumpay ng mga overseas Filipino workers. Dahil dito, nagsusumikap ang OFW Party List at DSUD sa unang batch ng mga aplikante ng bagong launch na pambansang pabahay program para sa mga OFW.